Okay, welcome back. Marami pong salamat sa inyong mga ating kababayan at mga kapuntos na nag-subscribe po nitong mga nakaraang oras, nakaraang araw at kahit papano umuusad po at hopefully makarating na tayo ng 3,000 subs at magdire-diretso pa po at lumaki ang ating pamilya. At salamat po sa inyo na dyan ay patuloy na nakantabay at nanonood pa rin ng mga ating nilalabas na video. At itong huling clip na nilabas ko ay medyo maikli, no? 18 seconds lang yata. Ito po ay parang pinasa ko lang para sa ating mga viewers yung latest workout ni Kai Soto. At makikita nyo naman yung pagkakaiba at makikita nyo rin yung difference kung paano nag-improve itong ating pambato na si Kai Soto. Nakita nyo yung workout, no? Magkaiba siya ng drill. At actually may nag-comment nga na isa nating subscriber. I'm not sure subscriber pero ang ating isang viewer. At thank you kung sa comment mo. At although magkaiba po yung kanyang drill na pinost, no? At hindi parehong pero makikita mo rin naman na kahit hindi siya magkapareho ay iba pa rin yung pagkakaiba. Mafe-feel mo talaga na mas parang ganado, no, si Kai Soto dito sa mga latest na workout niya. Kumpara na nag-iumpisa siya, parang nahihirapan pa po siya. At parang yung legs niya talaga parang mabilis mapagod, no. Pero itong ginawa niyang drill medyo improving na po. At talagang may nangyayari dito sa pag-spend niya ng time dito sa trainer niya dyan sa Ohio. So good job kay Kai Soto. At manalig kayo mga kapuntos. Dahil nagpaswerte na rin tayo dahil may lumalabas po na video, no, patungkol po dito kay Kai Soto galing dyan sa kanyang trainer. Dahil kung tutusin, hindi naman nila kailangan gawin yan. Pero at least may nakikita tayong video clip. So talagang thankful tayo dyan sa trainer ni Kai Soto na nagbibigay sa atin ng mga maliit na update. Kahit maliit lang, at least meron tayong nakikita. At kaysa po dati na talagang yung naghihintay tayo ng mga pre-drop workout niya, talagang hirap na hirap po tayo makakuha ng clip. So thank you so much. Today balikan na natin itong ating maliit na pag-uusapan itong kay JJ Redick. So kung may mga fans ba dyan ni JJ Redick, pasimtabi po. At talagang binanatan po siya ni Jerry West, no? Si The Logo. Kung siya ay matatandaan nyo, siya po ang nasa logo ng NBA at isa sa mga legendary, isa po sa mga Hall of Famer yan si Jerry West. I think at least top 3 po sa shooting guard itong si Jerry West, no? After Michael Jordan at Kobe Bryant, para sa akin talaga, top 3 po ito. Pangatlo po si Jerry West. Mas mataas pa po ito kaila Dwayne Wade. So, i-ano ko lang sa inyo, no? So, itong si JJ Redick, kasi nag-comment pa siya kay Bob Cousy. Si Bob Cousy po isang mga player na nag-excel po nung panahon ng 1950s or 60s po. Itong si Bob Cousy. At nga may nasabi ito si JJ Redick sa isang show. At sinabi niya na mga nagbabantay lang daw dito kay Bob Cousy ay mga plumbers and firemen. Yan po sinabi niya, mga kumbaga sa ano, parang sinabi niya, mga tubero at mga bombero lang ang nakakalaro nitong Bob Cousy. Kaya bumuwelta itong si Jerry West. Kasi si Jerry West, yung mga panahon na rin, naglalaro na yung panahon na yan. Kaya parang binalikan niya ito si JJ Redick. At tinanong niya roon, ano ba ang nagawa ni JJ Redick? Ano ba ang kanyang record? No? Para maka-impact sa isang game o sa isang team. Yung 12 points per game lang naman daw siya. Diba? So ngayon, tutusin, parang nakakahiya dahil binalikan siya ng isang legend. At wala pa naman talaga napatunayan itong si JJ Redick pagdating po sa nag-leave ng marka pagdating po dyan sa laro ng basketball. Siguro marami rin sa ating kababayan nang hindi nakakilala. Kung tutusin, kung talaga hindi nanonood ng basketball, no, hindi po makikilala ko si JJ Redick. At ako, hindi ko nga matanda ko nung huling team siya naglaro . Natatanda ko na, naglaro siya sa Clippers. Yun lang natatandaan ko noon. Pero hindi ko na po alam kung anong team ang huli niyang pinaglaruan. So talagang yan ay umikot po yung story na yan. ESPN, lahat na po ng mainstream media sa sports
Ay, binalikan po ang istorya na yan at kahihiya po ang inabot ni JJ Redick pagkat yung pagbuwelta sa kanya ni nitong ni Jerry West ay talagang malupit at halos siguro napa-cringe na lang talaga yung mga nanonood dahil kahihiya po ang inabot dito ni JJ Redick. So, pag maglalagay ako ng clip at siguro ipopost ko na lang yung picture at ipi-play ko yung audio para lang siguro para marinig nyo kasi mahirap na maroon ng copyright na naman ako at hindi na naman tayo ma-block na naman yung video. So ipopost ko lang yung picture tapos ipi-play natin yung audio. Si Jerry West po yung nagsasalita rito. So pakinggan po natin mga kapuntos. JJ Redick, current player who just recently retired, said that Bob Cousy played against firemen and plumbers, and Bob came on and wasn't too pleased. And you know, you played in that era, and those guys set the table for us to be where we are today. And I was just interested in your thoughts on comments like that about your generation and the generations that paved the way. Well, obviously the game is completely different. The athletes are completely different. And I know JJ just a little bit. He's a very smart kid and everything. But tell me what his career looked like. What did he do that determined games? He averaged 12 points a game in the league. Somewhere along the way, numbers count. Okay, yan. So narinig niyo naman, no? At malinaw ang pagkakasabi dyan ni The Logo, Jerry West. At kayo, sa palagay nyo, tama ba na ikumpara nila ang panahon na yan? Dahil, alam nyo nga naman, totoo no, yung mga panahon na yan. Sino ba sila? Mga Oscar Robertson, sino pa ba naglalaro dyan? Will Chamberlain naglalaro dyan. Hindi naman fireman at ano yan, mga magagalingan. Bill Russell naglalaro ng mga panahon na yan. So, talagang hindi nag-iisip yung tao no, pag may sinabi sila kung meron sila masasagasaan at siguro talagang nadala sila ng ano ngayon nasa TV na sila gagawa sila siguro ng paraan para yun, mapag-usapan sila at sumikat sila. So yun lang ang mga kapunto sa sana at magkita pa tayo para may mga latest update na papasok pa sa ating kababayan si Kai Soto this following days and weeks at hindi natin alam kung kailan siya babalik dyan sa Atlanta o babalik po siya sa New Zealand or sa Pilipinas. Antabayan na lang po natin dito sa Kapuntos PH para po sa mga latest update na papasok. So maraming salamat po at magkasama pa sana tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, Kapuntos PH po. Salamat. Bye-bye.